maganda ang ipinakita ng dalawang ito. Hindi nagpapahuli sa mga kuya nila. Bukod pa riyan ay future itong dalawa ng Gilas, kaya ang mga makukuha nilang experience sa World Cup ay madadala nila sa mga susunod pang mga FIBA tournaments, di ba? Kay JP Aram naman at Matthew Wright, ay napag-usapan na natin nung nakaraan na injured nga sila na naging dahilan para bumaba ang kanilang tsansa na mapasali sa ating Final 12. Sayang mga pare ko, no? Pero ganun talaga, mahirap din kasing sumugal na isali sila sa ating lineup sabay biglang hindi pala nila kaya o baka mas lumala pa. Huwag naman sana, di ba? Kaya naiintindihan ko na mas pinili ni Coach Cheng na ipasok si Ravenna kaysa kay Wright. Although marami ako nababasang mga komento na hindi pa ready si Ravenna dahil nga sa 18 months niyang pagpapahinga ay tingin ko naman ay magagamay agad yan ni Kiefer, at kita naman na hindi siya nagpabaya ng sobra kahit na lumayo siya sa basketball ng mahigit isang taon. Isa pa, nitong game 2 kontra Adelaide 36ers ay umiscore siya ng 11 points sa loob lamang yan ng 17 minutes. 62% shooting from the field. Hindi naman sama, hindi ba? Doon naman kay Almazan, wala naman siyang kalaban sa spot dahil injured niya si Aram at si Belga ay practice player lang. Kaya hindi ako nagulat na nakapasok siya at talagang may maitutulong naman siya sa Gilas Pilipinas sa World Cup, hindi ba? 6'7 na big man na kayang makagawa sa labas. Yes, medyo undersized para sa pwesto niya ngayong FIBA World Cup, pero tingin ko naman ay decente ang lalaroin nito. Lalo na kapag kailangan ng pahinga ni Andre Blatch o ni Japheth Aguilar. Sa inclusion naman ni Mark Baroka, ang komento ko naman doon ay, why not? Bakit hindi, di ba? Veterano na itong Smart at minsan ang narepresenta ang Pilipinas. Ang kanyang depensa ang tingin kong maitutulong niya sa Gilas at yung pag-utilize niya ng pick and roll plays. Tapos biglang bibitaw ng floater o jumper, di ba? Nakadalasang nakikita ko na ginagawa niya sa ating pambansang liga na PBA. Ito lang naman mga pare ko ang masasabi ko sa ating lineup. Tingin ko, ito na ang pinakamalakas na lineup na mabubuo natin galing sa pool. Marahil natawa kayo sa sinabi kong ito na ang pinakamalakas na mabubuo. Pero yun naman talaga ang totoo. Tinamaan ng injuries yung mga players natin. Yun ay sina Marcio, Matthew at Poy na posibleng magpalakas sana ng lineup natin. At isa pa, parati kong sinasabi na mag-focus lang tayo sa kung anong meron tayo. Pero huling beses ko lang sasabihin na nanghihinayang pa rin ako na wala si Romeo at si Castro sa ating pambansang koponan. Experience ni Castro plus scoring ability at underrated defense ni Romeo ay talagang lalakas ang team natin kung sakaling nandyan sila, di ba? Pero ganun talaga, it is what it is. Nagpapasalamat pa rin ako sa mga players na nandyan para sa ating pambansang koponan na willing mag-step up at mag-sakripisyo para sa ating mahal na bansa. Yan mga pare kay, good luck Gilas Pilipinas. Doon naman sa pagkatalo natin kontra Adelaide 36ers, eh natambakan kasi tayo eh. Naunahan tayo tapos kinapos na nung dulo. Hindi na kinaya ng final run ng ating team. Pero kahit pa natalo tayo sa game 2 ay tingin ko napakalaki ng tulong ng tune-up games na ito kontra 36ers. Pansin ko, nag-experiment si Coach Yang sa game na ito. Kaya yun, sana makuha nila ang tamang timpla bago ang FIBA World Cup. Hindi ko masisisi yung mga na-disappoint sa pagkatalo nilang ito, lalo pa tinalo ng Ateneo itong 36ers kahapon lamang. Pero pakiusap ko lang sa mga pare ko natin ay huwag na huwag i-bash ang mga players at ating pambansang koponan. Wala namang may gustong matalo sila, hindi ba? Basta sumuporta na lamang tayo sa ating team. Manalo-matalo ay Team Pilipinas tayo. Although sasabak tayo ng World Cup na hindi gaanong prepared kumpara sa ibang mga Asian teams. In Japan ang daming nakatunap na malalakas. In China ganun rin. Yung Iran nakalaban sila Giannis sa Acropolis Tournament. Pero wala akong pakialam doon mga barangay. Nagtitiwala pa rin ako sa ating team na magiging proud tayo sa kanila pagdating ng FIBA World Cup 2019. Ano mga barangay, anong masasabi mo sa ating pamilya?